Maaf, ito po yung paano po hugasan at ibabad ang spoon. Gagawin pong spoon na gamit ay ang palay. Ito po, palay. Hindi ko po natin yung bang, pero estimated ko is mga 7 kilo po ito. Yan, ibabad ko po. Pero bago yan ibabad, hugasan ko muna. Kunin ko po itong nakalutang na mga palay. Yan po, tingnan nyo, maulan dito sa amin. Sobrang ulan. Siguro sa buong Pilipinas ay umulan. Dahil isang straight na 1 week na po itong ulan. Yan, kunin ko po lang nakalutang. Ang advantage lang po ng palay is ano siya, pronto daga, mahilig ang daga nito. Kasi nung last cultivate ko yung paggawa yung mga gawa ko noon na yung substrate ay palay, lahat dinaga. Nakailang beses na nga ako nung palipat-lipat, pumunta ako sa yung may ano, nilagyan ko na ng net, lahat na ng pang ano ng daga. Ano ko na, pero inatake pa din. So ngayon, no choice po ako dahil naubusan po ng sorghum dito sa lalawigan po namin. So, ito na lang po ang pagtiisan ko. Hanapan na lang din ng paraan kung paano. Basta at least may matira, di ba? Noon, nakapagbunga din naman ako. Yan po, nakalagay may tila sa ulo ko kasi nga maulan dito, sobrang ulan. Kaya buti na lang may ano dito. Yung dito sa gripo namin may takip, hindi tayo mabasa. Yung daga talaga ay lalo na pag ano, season ng daga, hindi mo talaga siya ma-prevent. Kahit inid mo pa yan, kikit-kitin o ngangat-ngatin niya. Yung mga mosquito net ko, 10 meters ang bili ko, ay nako, ningat-ngat. Pero, tingnan na lang natin, paswertihan na lang ngayon. May paraan kasi diyan. Yung iba, pag nag-ramify na, tinatanggal yung greens ng palay. Para hindi na siya bubutasan o pipistihin ng daga. O aatakihin. Sa mga cultivators, bukod sa contamination ang problema, itong daga, sa akin ito talaga ang contamination, ma-prevent mo yan. Pag may nakuntam na isa, dispose mo agad kung hindi na wala nang hindi na masolusyonan. Tapos, itapon na agad pag may nakita ka. Kaya, pag nag-cultivate, start na kayo nag-cultivate, i-check nyo palagi. Tapos, ma-prevent na yan. Pero ang daga talaga, I don't know. Istesan lang, yan o. Ito na po yung mukha ng rice natin na pag malinis na. Kunin na lang po itong lahat ng nakalutang. At good na po for babad. Ibabad siya ng isang gabi. Or 9 hours kung nagbabad ka, nag-start ka ng pag-araw. Sa akin, hapon na ako nagbabad. Then,
Ang gawin nyo, lagyan nyo ng disinfectant. Sa akin, nilagyan ko ng hydrogen peroxide o agua oxinada. Sa akin, wala nang available yung 20 volume. So, itong 10 volume na lang po na agua oxinada. Maganda kasi isok nyo ng overnight para naman hydrated yung butil ng palay. Min ng hydrated ay yung papasok sa loob yung tubig at pagka-moisture sa loob, hindi yung sa labas lang. Hindi ko ma-explain pero alam niyo na yun. Linisin lang ng banlawan lang ng maayos at lagyan na ng disinfectant. Need talaga ng disinfectant, lalo na pagpalay. Dahil pag, hindi ko yung sa iba, basta sa akin lang po yun ha, sa akin lang po. Hindi natin lahatin kasi yung iba wala talagang nilagay pero hindi nagkakontam. So sa akin, ito po sa akin. Mas effective sa akin to kasi unchlorinated water lang po, yung tap water lang po ang gamitin. Kung chlorinated po yung water nyo, i-ano lang nyo po, i-stack nyo ng ilang days para bababa yung chlorine. Pwede nang gamitin. Ito na po yung agua oxinada na sinasabi ko. Hydrogen peroxide yung disinfectant natin. Isa buo yung nilagay ko 120 ml po. Yan, and i-mix nyo na po. Tapos takpan na. At saka keep overnight. Pagkinabukasan, after overnight or 9 hours, yan na siya, banlawan. Then, ipakuluan. Keep hydrated ng grains, keep overnight, soaking overnight.
Yan, sa ilalim ng misa ko po nilagay. Ito po, nagsok din po ako ng disinfectant nitong buti. Tapos kinabugahan, ito pong una na nilinis ko at binanlawan. Tapos, ipasteurize ko po ito. And then, next na, yung binabad na palay, ano ko po yun? Lugasan. Tapos lugasan, pakuluan. Ako po, yung mga ginagawa ko is ini-enjoy ko po. Parang ano lang siya, laro ganyan. Kasi pag hindi mo mahal yung trabaho mo, talagang maboboard ka at hindi mo gusto. So ito, tingnan nyo, parang naglalaro lang ako. So, yung nabuburingan po sa video ko, pasensya na po. Pero sa akin, nag-enjoy po ako. Ito na po yung binabad ko kagabi, nagbabubbles na po. Yung iba magbabad 24 hours pero sa akin 9 hours lang po. Sa akin po bago ko ihugasan o banlawan, inimix ko muna po at hayaan ng mga 5 minutes or 10 minutes bago iano para ma-distribute po yung sa ibaba or para ma-mix siya tapos yung ma-absorb pa ng konti yung kailangan i-absorb. Like for example, tingnan nyo po yung kamay ko, yung bubbles na. May separate akong ginawa. Ito, eggshells na ano na yan, na crush. Sinangag ko na po yan. Nilagay ko sa tubig, pinakuluan, at guess what, anong gagawin ko? Yan, diba, rich in calcium. So, yung palay ko, pagpakuluan ko na, lagyan ko ng tubig po nito. Para magka-calcium po yung... Kasi wala akong nakitang calcium carbonate o yung gypsum. Yun sana ang ibudbud ko sa... Ayan, so, ibubut ko sana pang mix pero wala. So naisipan ko, may calcium naman pala sa eggshells. So, why not, 'di ba? May experimentation. Yan po, kinunan ko po ng tubig at saka banlawan na. Thank you.
Ito po yung pinapakuluan po nating eggshells na may content na at rich ng calcium na i-mix ko pagpakulo mamaya sa palay. Yan po yung pinakuluan nating eggshells. Kumukulo na po. Tama na po yan. At ibuhos na dito sa papakuluan nating palay. Yan po. Lagyan lang po ng ganyan para hindi yung mga shells masali. I-strain lang po niyang strainer na yan. Salain lang po. Pala yung paglagay ko nung bago ko pinakuluan. Ito po yung clips. Yan, takpan na pakuluan at pag kumulo na, i-mix nyo po para mabalance po yung luto. Half cook lang po ha, hindi yung luto talaga na mag-split yung sa loob. Yung green ay mag-split. Huwag pabutin na mag-split. Yan. I-mix nyo lang po para yung sa baba mapunta sa taas or mag-mix siya. Kasi madaling maluto dun sa baba. Mag-ano siya. Hindi balance yung pagkakaluto. So, dapat i-mix talaga po. Yan po. Malapit na po yan. Pag i-cut nyo, yan. Pag ma-broken into two or mag-break siya ng pag-cut ng kuko nyo, ay okay na po. Ito ay okay na pala. Okay na po. Huwag na pabuti na mag-ano pa siya. Mag-split pa siya. Nalalabas yung yung puti na sa loob ng green. Yan po. May aluminum akong planggana. Ilagay nyo lang po ang diyan nyo maganda talaga pag net kasi po patiktikan na siya yung kunin na yung excess sa water ay talagang effective siya madali lang mag-dry kasi yung net, 'di ba? Alam niyo yung butas ng net. Yan na po. Tapos kasi dito gloomy ang weather. So pwede lang i-ano mo sa trapal. Alam niyo yung trapal, yung luna, doon yun na lang po bahagyang i-latag. Tapos halo-haloin hanggang sa mamit po ang need na moisture content. 60% moisture content po dapat ang matira sa grid bago ito i-bagging at i-pasteurize ulit. Yan, gloomy kasi dito, walang init, so okay lang yan. May luna akong pang lang talaga yan na luna pag mag air dry ako ng mga ganito. Kaya malinis po yan, nilalabhan ganyan with disinfectant. So, abangan nyo na lang po yung yung ibang next step po nito ay yung pag-bagging. At i-watch out nyo kung yung ilalagay kong additives for moisture content. Kung paano po ito ma-prevent. Or absorber. Check nyo lang po ang continuation nito po. Sa next vlog po. Yan po. Salamat sa panonood ulit. Sana may natutunan kayo. Kahit konti. Pwede din. I-apply nyo po ito. At keep on improving po. Improving or keep on learning.
Sige po. God bless sa lahat.